Miss Philippines. Hindi man pinalad ang pangbato ng Pilipinas na si Mariel de Leon na makapasok kahit sa top 15 ng Miss International. Proud daw siya sa layo ng kanyang narating. Ibinigay raw niya ang lahat ng kanyang makakaya, kaya wala raw siyang pinagsisisihan. Pero ang naging kapalaran ni Mariel sa naturang beauty pageant, ikinatuwa raw ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Isa raw itong schadenfreude moment para sa kanya. Salitang alimana ang ibig sabihin ay pagkatuwa sa kasawian ng ibang tao. Dagdag pa niya sa Bisaya, ang karma ay hindi nagsasabi kung kailan mangyayari. Sa kanyang post sa social media na may close-up photo ni Mariel, sinabi ng presidential daughter na naniniwala siyang hindi lang pisikal na ganda ang tinitignan ng mga hurado, kundi pati ang puso ng kandidata. Mayroon din daw personal na karanasan ang alkalde kay Mariel, pero hindi na niya ito ikinuwento. Bagamat walang binabanggit na pangalan, tila buwelta sa sinabi ni Mayor Sara ang tweet ni Mariel. Anya, kung ikinakatuwa mo ang misfortune ng isang tao, ipinapakita lang daw nito na hindi ka masaya sa buhay mo. Ipinagdarasal na lang daw ng beauty queen kung sino man ang pinapatamaan niya sa kanyang tweet. Sa hiwalay na tweet, sinabi rin niyang wala raw nangyaring personal experience o encounter, bagamat hindi malinaw kung ano ito. Dagdag pa niya, alam ng Diyos kung ano ang nangyari at hindi nangyari. Sa isa namang post sa Instagram, tila may bagong patutsada si Mayor Sara kay Mariel. Bagamat walang pinangalanan, sinabi ni Mayor Sara na hindi sila insecure at unhappy. Ipinagmalaki rin niyang naipasa niya ang bar exam ng isang subok lang. Si Mariel naman, sinabing ayaw na raw niyang patulan ang mga patutsada sa kanya ng presidential daughter. Sobrang nakakatawa kasi parang walang basis. Kasi same event pero we never met or anything. Kasi I was with the other queens. Sina Rachel, Nelda, Katarina, tapos wala naman. So, ewan ko kung saan galing yun. Bagaman natalo sa Miss International, nagpapasalamat pa rin si Mariel sa kanyang mga taga-suporta. Naging usap-usapan noon si Mariel dahil sa kanyang mga pahayag laban sa ilang kontrobersyal na issue gaya ng fake news at extrajudicial killings. Sa guesting ni na Mariel kasama ang iba pang binibining Pilipinas queen sa News to Go nitong Mayo, iginiit niya ang kanyang karapatan para ipahayag ang kanyang opinion. As a Filipina, as a citizen of this country, of course, I have opinions about our government and the way it's run, and I think everyone has that right. So I just felt like I should put it out there since now I have a voice. Nakasagutan pa nga niya noon sa social media si PCO Assistant Secretary Mongka Uson matapos niyang questionin ang pagkakatalaga rito sa gobyerno. Sagot noon ni Uson, pasensya na raw ang binibining Pilipinas, pero pagbubutihin daw niya ang kanyang trabaho. JP Soriano, GMA News.